Alam nyo bang mahigit 1,000,000 tonelada ng mangga ang napuproduce ng ating bansa taon-taon? Pumapangatlo ito sa pinakamahalagang fruit crop ng Pilipinas kung saan nangunguna ang saging at pinya. Nabiyayaan tayo ng lupa at klima na angkop sa pagpaparami ng mga pinakadekalidad na mango varieties sa buong mundo. Iba't ibang teknolohiya at pamamaraan sa pag-aalaga ng mangga ang natutuklasan upang patuloy na lumago ang industriya ng mangga. Ngunit, hindi laging madali at magaan ang pagmamangga. Kasabay ng masusing pag-aalaga ng mga ito, ang hamon ng mapanirang insekto at mga sakit sa manggahan na nagiging sanhi ng malaking pagkalugi ng mga mango farmers and contractors. Sa ating webinar ngayong araw, aalamin natin ang karaniwang mga insektong umaatake sa mangga, mga iba't ibang sakit na naninira at ang mainam na mga foliar fertilizers at pestisidyong gagamitin para mapuksa ang mga ito. Handog sa atin ng Agway Chemicals Corporation. Unahin natin ang early preparation. Ang paggamit ng produktong GreenFast 25SC, ito ay isang plant growth regulator na pinapadali ang pag-mature ng dahon ng ating mangga. 1 month after flushing or 3 to 6 months bago ang target na pagpapabulaklak. Ang dosage nito ay 4 ml per meter linear canopy ng ating mangga. Para sa application, ibuhos ang produkto sa palibot ng puno ng ating mangga. After 3 to 5 months, pag mature na ang dahon ng ating mangga, pwede na itong pabulaklakin o flower induction. Gamit ang Agway Great Calcium Nitrate. Ang dosage naman nito ay 5 to 6 kg per drum o 200 liters of water. Ang mangga ay may tatlong major development stage: vegetative stage, flowering phase, at fruit development. Karaniwang kalaban sa tuwing vegetative stage ang insektong seaseed fly na naninira at nangingitlog sa young leaves, scale insects, at ang sakit na anthracnose sa mga dahon. Upang mapuksa ang mga ito, gumamit ng Alia 24/7ZC para sa pagkontrol ng seaseed fly. Lauda 250SC, pangkontrol naman sa scale insect. At Vanguard 80WG para puksain ng anthracnose. Para naman sa ikalawang major development stage ng mangga o ang tinatawag nating flowering stage, mas maraming insekto ang maaaring umatake sa ating manggahan tulad ng mango leaf hopper, flower thrips, mango tip o twig borer, mealybugs, scale insect at ang mga sakit tulad ng anthracnose at sooty mold na nagdudulot ng pagkasira ng mga bulaklak. Kailangan sa flowering stage pa lamang ay naproteksyonan na natin ang mga bulaklak ng mangga laban sa mga insekto at sakit dahil dito nakasalalay ang magandang fruit setting. Sa stage ng bud break, 6 to 8 days after flower induction at bud emergence, 9 to 21 days after flower induction, namimeste na ang insektong mango leaf hopper at ang sakit na anthracnose at naninira ng mga bulaklak. Ang sagot para masugpo ang mga ito para sa early protection, gamitan natin ng Adair 5EC. Ang dosage ay 180 to 200 ml per drum of 200 liters of water. At Agricot 80WP sa dosage na 350 to 450 grams per drum of 200 liters of water. Tandaan na mainam kung i-alternate natin ang insecticides upang maiwasan ng resistance. Sa stage na panicle elongation, 13 to 21 days after flower induction, nariyan ang mga insektong mango leaf hopper, flower thrips, at ang sakit na blossom blight. Narito ang mga insecticide at fungicide na pwedeng gamitin sa stage na ito. Para sa mango leaf hopper, gamitin ang Hopper Specialist Lauda 250SC, isang insect growth regulator
na pumipigil sa pagpapalit balat o pagmumolting ng insekto. Ang dosage nito ay 60 to 80 milliliters per drum of 200 liters of water. I-alternate ang Deliver 2.5 EC at Agrition 40 EC. Para naman sa insektong thrips na naninira at dahilan ng pagkalanta ng bulaklak ng mangga, gamitin ang First Line of Defense Against Thrips, Thrips Shield 20 SP, isang broad-spectrum insecticides at premier thrips and mites control product. Ang dosage nito ay 160 to 200 grams for cocktail with other insecticides o 400 grams solo application per drum of 200 liters of water. At para naman sa sakit na blossom blight, ang mabisang solusyon dyan ay ang Custodia 320 SC, isang broad-spectrum fungicide with systemic, translaminar, preventive, and curative action na may dalawang active ingredient na azoxystrobin at tibuconazole para sa pagkontrol ng iba't ibang sakit ng fungus. Sa panahon ng pre-bloom o sa edad 23 days after flower induction ng flowering stage ng ating mangga, kailangan natin ng matibay na proteksyon laban sa mga sakit at insekto para maganda ang pag-develop ng fruit setting. Mainam dito ang powerful combination ng Lauda 250 SC na pang-control sa mango leaf hopper, Thrip Shield 20 SP pang-control ng mango flower thrips, at ang Custodia 320 SC laban sa sakit na anthracnose at blossom blight. Pero ano-ano nga ba ang mga rason kung bakit hindi maayos ang flower pollination? Maulap o foggy, kaya mamasa-masa ang panahon. Madalas na pag-ulan. Kakulangan sa pollinators. Paano naman magiging maayos ang pamumulaklak ng mangga? Kailangang tagtuyot sa panahon ng flowering period. Sapat na flower pollinators o insekto para sa manggahan. Narito ang ilan sa mabisang pamamaraan para mapaayos ang pollination. Iwasang mag-spray ng insecticide kapag full bloom. Kapag ang infestation naman ay malala at critical, bahagya lamang na i-spray ang insecticide. Sapat lamang upang magambala ang mga insekto. Mayroon din tayong alternative operations para makapag-attract ng insekto bilang pollinators. Paglagay ng mga nabubulok na isda, karne, o palaka bago ang full bloom, at paglagay ng bee colonies sa manggahan. Kapag panahon na ng post-bloom, alugin ang puno pagkatapos ng ulan o sa umaga para maalis ang tubig at ang infected blossoms. Pagdating naman sa fruit development phase, 33 to 36 days after flower induction, nagsisimula ng mamunga ang mangga. 37 to 42 days after flower induction, kasinlaki na ng butil ng mais ang prutas nito. 43 to 50 days after flower induction, lumalaki na ang prutas nito. Dito na karaniwang namiminsala ang mga insekto at sakit sa manggahan. Para sa insektong fruit thrips, gumamit ng Alia 24/7 ZC, 40 to 60 ml per 200 liters of water ang dosage nito, at mainam na pangontrol sa sucking and chewing insects. Para sa capsid bug na sanhi ng black spots ng mangga, gamitan ito ng Fen2M 50 EC, 200 to 250 ml per 200 liters of water. Thrip Shield 20 SP, 400 grams per 200 liters of water. Alia 247 ZC, 40 to 60 ml per 200 liters of water. Mainam rin na ibag o balutin ang prutas kapag nasa 45 to 55 days after flower induction para maiwasan ng capsid bug at linisan ang paligid ng puno. Isa rin sa karaniwang insekto sa manggahan ang seaseed fly na nangingitlog sa developing fruits at young leaves. Tulad ng capsid bug,
mainam ring pamuksa ng assisted flight, ang Fen2M50EC, Tapeshield 20SP at Alia 24/7ZC. Para naman sa problema sa assisted flight, AgriGuard 1.8EC ang pinakamabisang solusyon dito. Isang broad-spectrum insecticide na nanunuot sa plant tissue at nagbibigay ng mahabang residual control. Ang dosage nito ay 250 ml per drum of 200 liters of water. Kung ang inyong mangga naman ay may sakit na blossom blight, mainam ang broad-spectrum fungicides na STK Regev at Zimcoat. Ang STK Regev ay may preventive and curative action na may fast-acting and long-lasting disease protection. Ang dosage nito ay 100 to 125 per 200 liters of water. Ang Zimcoat naman ay may protective, systemic, and curative activities na nagpipigil sa development ng fungi. 80 to 100 ml per 200 liters of water naman ang dosage nito. Para naman sa sakit na scab, magandang gamitin ang Vanguard 80WG, isang broad-spectrum fungicide with contact and preventive activity. Ang dosage nito ay 350 to 400 grams per 200 liters of water. Pagdating naman ng fruit development stage na 51 to 90 days after flower induction ng ating mangga, nariyan ang insektong fruit fly na naninira ng bunga sa pamamagitan ng pangingitlog nito. Ang pang-control natin dyan ay ang Alia 24/7ZC. Sa maturity stage o kapag malapit nang i-harvest ang ating mangga, nariyan ang insektong langgam na isa sa mga sanhi ng pagdami ng scale insect o mealybugs. Ang mabisang solusyon natin dyan ay ang MPET, isang organic insecticide na safe at ligtas para sa ating mga consumer dahil wala itong residue sa bunga ng ating mangga. Narito naman ang mga foliar fertilizer at soil conditioner na makakatulong sa wastong pag-aalaga ng ating mangga. K-Humate 26%. Ito ay pwedeng gamitin sa 7 to 22 days after flower induction sa panahon ng flowering stage. Mega Kelp naman during fruit development o 40 to 60 days after flower induction. Ang dosage nito ay 200 ml per drum of 200 liters of water. K-Humate S100. Mainam gamitin sa vegetative stage o sa early preparation. Surround 95WP, sun scald protection, para naman sa bulaklak at bunga ng ating mangga. At Techweed 480SL, isang herbicide para madaling puksain ang mga damo sa ilalim ng ating manggahan. Mainam itong gamitin 5 to 7 days bago mag-flower induction. Narito ang isa sa pinaka-importanting tandaan mga ka-agway. Para tuloy-tuloy ang maayos na produksyon sa manggahan, siguraduhin pagkatapos mag-harvest ay magsagawa na kaagad ng pruning. Pagkatapos ay mag-apply ng fertilizer at maghintay muli para sa susunod na cycle. Alalahanin niyo po kaagway, the best fertilizer is the footprints of the owner. At syempre, dapat din nating alamin kung paanong maiiwasan ang pest resistance. Hanggat maaari, iwasan ang tuloy-tuloy na paggamit ng pestisidyong magkakatulad ang mode of action. Ang sobrang paggamit ng mga ito ay maaaring magpalaganap ng pest resistance sa sakahan. Ugaliing sundin ang approved dosage rate ng Fertilizer and Pesticide Authority na makikita sa product label. Parating i-monitor at suriin ang pest population na maaari pang dumami at magkalat ng pest resistance. At higit sa lahat, laging sundin ang integrated pest management. Ayan mga kaagway! Ugaliing i-apply ang mga tips and best practices na ito sa ating mga manggahan at ang iilan sa handog na mabisang produkto ng Agway Chemicals Corporation.
tandaan na malaki ang potensyal ng ating pagmamangga dahil sa naaayong growing condition sa ating bansa, tulad ng panahon, temperatura at lupa. Ang kinakailangan lamang nating gawin ay alamin ang mabisa at angkop ng mga produkto para tuloy-tuloy ang ating pag-asenso. Dahil ang Agway, katuwang nating mga magsasaka.